Kausap na lang, wala sanang bawian. Ayoko nang masaktan kung pwede lang. 34 years old na Pinay ang nahatulan sa kasong pagnanakaw dito sa Hong Kong. Ang halaga ng kanyang ninakaw ay 80,000 Hong Kong dollar sa safety box. Yes po, isa na naman kababayan natin ang hinatulan ng kasong pagnanakaw dito sa Hong Kong. Bago po siya hinuli ng mga pulis, inamin na po niya sa kanyang amo na siya ang nagnakaw ng pera ngayon. Imagine kalaki, 80,000 Hong Kong dollars. 80,000 Hong Kong dollars. Ang laki na po nun. Sabi sa news, inamin niya bago siya hinuli ng pulis, inamin niya sa amo niya. Ang malaking tanong po, paano niya nabuksan ang kahadiyero? Eh, di ba may numbers yun? Paano niya nabuksan? Yun nga po, yun pa po ang malaking katanungan po sa amin dito. Yung Pinay po, si Kabayan po, gusto niya mag-bill ng 1,000 Hong Kong dollar. Pero hindi siya pinayagan ng korte. At kasalukuyan pong dinidinig ang kanyang kaso dito. Nakakaawa nga din. Bakit nangyari yun? Bakit, kung totoo man, bakit niyan kinagawa yun? Di pa lang siya umutang sa bangko. Di pa lang siya magsabi sa amo niya. Bakit kailangan pa niya magnakaw ngayon? Kinakakulong na siya. Diyos ko. Saka sabi dito, ano yung ninakaw niya noong, hinihinalang ninakaw niya noong May or June. Ang bahay ng kanyang amo sa Quarry Bay. Sabi nila, inamin niya, inamin ng Pinay na siya yung nagnakaw bago siya ipinaaresto. O di ibig sabihin, kinausap muna siya ng amo niya o pinilit siyang pinaamin, di ba? Ganun lang po yun eh. Minsan kasi may mga amo dito na siguro natakot na rin si Kabayan kaya inamin na lang niya. Baka hindi naman, pero sabi ng judge, 2,000 years later. Na ipapaf fingerprint nila yung kahadiyero or yung sa loob siguro, basta ipapa fingerprint nila kung may fingerprint si Kabayan doon, at sana naman po wala, at sana naman po maklear yung pangalan ni Kabayan, baka naman po kagagawa na naman ng amo niya kasi may mga amo talaga ng ganyan dito. Baby.